Painit po ng painit ang patutsadahan ng mga kandidato sa pagkaalkalde ng Lungsod ng Manila. Dalawa sa kanila sa isang forum sa UP Manila. Sa halip na plataforma ang pag-usapan, nakasumbatan sina Mayor Alfredo Lim at dating Pangulong Joseph Estrada. Nakatutok si Jamsi Sante. Umpisa pa lang ng programang Thrilla in UP Manila, dama na ang tensyon sa pagitan ng dalawang kandidato sa pagka-mayor ng Maynila. Agad bumanat si dating Pangulong Joseph Estrada. The Department of Tourism, the slogan is to attract more tourists. The slogan is, it's more fun in the Philippines. But in Manila, it's more fun in Manila. Kidnapan, karnapan, holdapan, at kahirapan. Hindi nagpatalo si incumbent Mayor Alfredo Lim. Walo lang ho pala ang reported na kidnapping cases. At doon sa walong ho yun, tatlo ang na-recover. At yung iba, ito daw ho, ni-report ng mga bumili ng mga motorsiglo na hindi makabayad utang. Hindi ho kidnapping capital ang Maynila. Mga plataforma sana ang tututukan sa programa, pero nauwi ito sa sumbatan tungkol sa kanilang nakaraan. Noong siya daw naging presidente, ang sabi niya, walang kumpare, walang kaibigan, walang kamag-anak, at lahat daw gagawin niya para sa mahirap. Ang tanong ko lang ho, tama, walang kumpare, walang kaibigan, walang kamag-anak, eh bakit ho kayo nasintensyahan ng life sentence sa pinaglaruan nyo ang kwarta ng bayan? Oh! Sino na-aresto? For plunder? Ang kompleto pa Governor Chavit? This is the truth. Mr. President, kayo ba ito? Ang masasabi ko dito sa aking sa ating magiting na outgoing mayor. Ay, ito siya, ano ba? Nabigla lang ako. Yung sinabi niya yon, alam niyo, makinig lang kayo, especially the UP students. Every year, we just celebrated last February 27, the EDSA 1. Every year, we celebrate that. The anniversary of EDSA 1. How come we do not celebrate EDSA 2? Dahil nakakahiya. Pagsabwatan, inalis sa isang presidente na halal ng taong bayan na illegal na unconstitutional at nabuksan yung envelope. Binuksan after the walkout. Oh, wala naman nakita. Ilang beses ding hindi mapigil si ERAP. Former President, pagpasensahan nyo na po talaga ako. Hindi po kasi sapat yung panahon po natin. At ang hanap... One last na. Kung ako may kasalanan, nung ako pa'y nasa tanay, siya mismo pumunta sa akin sa tanay at humihingi siya ng tawad, umiyak pa siya. Kalukuhan ko yun eh, ba't ako luluha sa isang tao na hindi naman maganda pagkatao? Convicted! Oh, convicted for plunder! Sinagot din ng dalawa ang mga tanong ukol sa solusyon nila sa mga problema sa Maynila. Halimbawa, parehong paglilinis ng estero ang kanilang sagot sa problema ng pagbaha. Tuloy pa sana ang sagutan ng dalawa pero kailangan nang magtapos ng forum. Jamsi Sante, nakatutok, 24 oras.